Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Gili Okavango Urban. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Magpasalamat din muna tayo sa Gili Imus para sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Ipapakilala ko na rin kayo sa mga katandem natin dito. Hello mga katandem, ako si Jojo Rebulliar, Group Sales Manager sa Gili Imus. Inibitahan po namin kayo pumasyal sa showroom po namin sa Aguinaldo Highway. Katabi lang po natin yung SNR Imus po. Hello mga katandem, ako nga pala si Feli Lorica, Sales Executive ng Gili Imus Cavite. Iniimbitahan namin kayo mag-test drive ng lahat ng unit namin ng Okavango, Coolray, and Ascara. Magkita-kita tayo doon. At kung interesado kayong bumili ng kahit anong Gili na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin sa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. Ang makina nito ay G-Power 1.5 liter 3-cylinder turbocharged with dual VVT gasoline engine. Meron din itong mild hybrid system na 48-volt electric motor synergy. May maximum power ito na 190 horsepower at 5,500 RPM at may maximum torque naman na 300 Nm at 1,500 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed wet dual clutch. Affordable, luxurious at pang-pamilya ba ang hanap nyo? I-check out nyo itong Gili Okavango. Kapag nakita nyo to in person, hindi nyo aakalain na affordable pala siya. Malaki, sosyalen at napakalakas kasi ng dating niya. Sa hood pa lang, kita mo na ang laki ng sasakyan. Bulky ang dating niya dahil sa design niya. Isang solid curved line lang na nag-form ng elevation. Unique din ang grille, distinguishable sa ibang mga car brands. Meron ding front camera. Ang tawag nila dito, expanding cosmos, pero para sa amin, warp speed grille. Unpretentious ang design ng ilaw. Hindi siya sexy. Pinanindigan niya yung boxy looks niya. Pero pag tinignan mo pala siya ng malapitan, magugulat ka sa ganda ng ilaw. Jaw-dropping, di ba? LED lahat ng ilaw, pati fog lamps, LED din. Tig tatlo pa per side. MPV to, pero para sa akin, mukha tong SUV. Sa unahan, may nguso. Ang tabas ng likod, mukha ring SUV. May roof rails at may matte finish sa ilalim for rugged looks. Sinamahan pa nila ng curves ng wheel arches para more macho ang dating. Wala akong nakikita ng kahit anong bahid ng MPV dito. Ganon din ba ang tingin nyo? May chrome finish paikot ng bintana. Meron ding chrome finish sa ibabaw ng mga door handles at sa side molding. Parehong side mirror naman may camera at dalawa ang ilaw ng signal lights. Two-toned ang mags at naka four-wheel disc brake ang gulong. Ang size naman ay 225, 55, or 18. 194 millimeters naman ang minimum ground clearance. Sa likod mukhang maluwag, malapad kasi, squarish at boxy. Shark fin ang antenna. Ang spoiler, meron na rin siyang third brake light. May defogger at may wiper. Yung silver accent sa gitna na may nakasulat na Gili, incorporated naman sa ilaw. LED din lahat ng ilaw. Andito ang brake light at ang signal light. Magkabilaan, meron ding reflectors, reverse light at fog lamps. Automatic ding umaangat yung pintuan pag binuksan mo. Meron ding reverse camera, tatlong parking sensors at diffuser sa ibaba. Kung gusto nyo naman ng mga masinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan.
kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipareview, mag-comment na kayo sa baba ha! Malamang gusto nyo na makita loob nito, no? Pero wait lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Geely Okavango. Meron lang siyang logo ng Geely sa likod at bukasan ng physical key. Sa mga sides natin, meron tayong mga chrome accents. Sa unahan, meron tayong lock button, automatic pambukas ng trunk, unlock button, at saka remote start ng sasakyan. At keyless entry din to ha. At huwag niyong kalimutan, i-check niyo rin yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. O, ito na! Ano, pwede na ba? Sige nga, comment below. Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt and telescopic. Ang adjustment naman natin ng upuan, pwede mong abante, atras, recline, tsaka may seat height adjustment. Lahat electronic. Sa space test naman natin, yung tuhod ko, pasok na pasok. Ang headroom naman natin, almost isang dangkal. 5'8 ako ha. Check naman natin sa second row seats. Kasyang-kasya ako dito sa second row seats. Ang tuhod ko, tingnan nyo, isang fist, isang daliri, may konting space pa. Ang headroom natin, almost isang dangkal. So, 5'8 ako pero kasyang-kasya ako dito. Kaso ang adjustment ko ngayon, sagad to sa likod. So, ngayon, iche-check natin kung kakasya pa ako doon sa third row seats. Pero, ito nga pala ha, hiwalay na tatlo ang abante atras nitong upuan sa second row seats. So, hiwalay ako. Hiwalay yung abante atras nung nasa gitna, hiwalay din yung abante atras nung nasa right side. Pagpapasok ka sa third row seats, isa lang yung kailangan mong pindutin. Ito lang. Aangat siya, sabay slide mo na pa forward. Okay, tara. In fairness ha, itong second row seats sagad to sa likod, pero nagkasya ako. Kaso, nakabuka ka ako, tas yung tuhod ko nakasayad na dito sa likod. Headroom natin, malaki din. Pero ngayon, iche-check natin, kung komportable lang yung upo ko sa second row seats, yung medyo abante, kung kakasya pa ako ng maluwag dito sa likod. Teka, tingnan natin. Kasyang-kasya na ako dito sa likod with room to spare. Kaya kahit adult size, kasya dito sa third row seats, pasok na pasok. Ngayon, check naman natin. Pito ang nakasakay sa loob. Meron pa kayang kakasya sa likod? Tara, tingnan natin. Yun oh. 7 seats plus may space pa sa likod. Kasya pa mga isa, dalawa, tatlong bag pa dito. Pero kung kailangan mo ng more space, dito pilang naman to lahat, tingnan nyo. O yan, sobrang laki ng space, di ba? Pati yung second row seats natutupi rin. Kaya sobrang laki talaga ng space kung kailangan nyo. O di ba? Kala mo pang pick up? It's kalikot time! Simulan na natin sa ceiling. Ang ginamit nating material dito, medyo may lambot ng konti. Pero okay lang naman, solid pa rin. Meron tayong switch dito ng ilaw. Pwede rin pang left lang or pang right. Ang mga visors natin, pareho siyang may salamin, kaso pareho ding walang ilaw. Ang mga sidings naman natin, puro plastic siya. Pero meron namang leather, yung papatungan mo ng siko mo. Double handle design siya. Meron siyang handle sa ibabaw, meron din siyang handle sa baba. Pero ang design niya talaga, yung ibabaw na handle. Meron siyang laminate na merong mga square-square na maliliit na design. Silver siya, tas merong accent na black. Silver din yung ating bukasan ng pintuan. Yung mga controls natin ng mga bintana, black yung gitna, tas may mga silver accents din. Sa ilalim, meron tayong bottle holder at saka extra compartment. Ang manibela natin, napakasarap hawakan. Leather wrap siya, malambot, pati yung mga stitch niya, makinis na makinis. Meron siyang malaking Geely na emblem sa gitna, merong mga silver accents at piano black finish. Sa right side, ito yung ating controls ng infotainment system. Sa left side naman, ito yung ating cruise control. Kasama din pala dito yung Bluetooth phone functions.
flat bottom siya at saka ang sarap talagang hawakan. Ang instrument cluster natin, futuristic talaga dahil screen. 12.3 inches siya, meron siyang tachometer, meron siyang speedometer, colored din siya. Pag nag-iba ka ng drive modes, mag-iiba rin yung kulay niya. Sa left side naman ng ating manibela, may mga additional controls dito. So, nandito yung pag-on or pag-off ng auto start-stop function ng sasakyan. Katabi nito, ito yung adjustment ng brightness ng ating instrument cluster. Yung kasunod naman, headlight leveling. At yung last but not the least, ito yung automatic na pangbukas ng ating tailgate. Sa right side naman ng ating manibela sa ilalim, ito yung engine start-stop button natin. Medyo kaiba dito kasi usually bilog, pero dito square. Sa dashboard natin, yung takip natin ng instrument cluster, meron siyang parang mini cube design. Yung sa right side naman natin, regular na textured plastic. Tapos ito, yung sa bandang gitna, ito yung pinaka nagbigay buhay sa kanya. Kasi meron siyang leather wrap na part, merong mga white stitchings, tapos meron pang silver laminates na merong cube na design din at black inserts pa sa gitna. O diba, ang daming nangyayari. Itong part na napakaraming nangyayari, nandito rin yung aircon natin. Bagay na bagay naman, no? Parang cell mitosis ang design. Say what? Okay, so, para sa kalaman ng lahat, ang mitosis ay cell division. Sa bandang ilalim ng ating mitosis aircon vent ay ang hazard switch. Sa ibabaw naman, ito yung switch natin ng infotainment system. Total, nandito na rin naman tayo. Ang infotainment system natin ay 10.25 inches. Wala tayong Android Auto dito at saka Apple CarPlay. Pero, magagamit mo pa rin naman yung cellphone mo. Kasi meron tayong QD Link at meron din tayong Bluetooth function. Sa baba ng ating mga aircon vents, nandito yung ating aircon system control. So, left side saka right side kasi dual climate control siya. Tapos lahat ng aircon controls natin nandito sa gitna. Parang piano type siya. Sa bandang right side naman ng ating center console, may makita kayo ditong parang square na box. So pag pinindot mo siya, ay, bukasan pala yun ang glove compartment. Ang galing, di ba? Meron tayong dalawang USB ports, meron tayong patungan ng cellphone, at ito yung magandang shifter natin. Tamang-tama yung lapad sa kamay ko, tsaka yung nipis niya, pati yung pindutan niya. Tapos soft touch lang siya, you know. Konting abante lang, konting atras, hindi kagaya ng ibang shifter na medyo malayo yung ginaganon, di ba? Ito, konting-konti lang. Ang park niya nandito sa ibabaw, pindutan siya. Tapos reverse, neutral, park, tsaka drive. Meron din siyang manual mode, ile-left mo lang siya ng konti, tapos dun ka na magpa-plus minus. Sa ilalim nito, ito na yung mga controls natin ng drive mode. So ito turn mo lang siya pa-left para sa eco mode, sa gitna, comfort, tapos turn right para sa sport mode. Electronic din ang ating parking brake at meron din tayong auto stop function. Meron din tayong hill descent control, control para sa ating 360 view camera at traction control. Sa right side, meron siyang lalagyan ng konti, siguro kasi barya mo dito. Sa bandang likod naman nito, meron tayong accordion type na cover na pag binuksan, meron tayong pang malaking baso at pang maliit na baso. Dalawa siyang cup holder. Sa bandang likod ulit, ito yung armrest natin. Leather wrap siya at pag binuksan mo, yun o, left and right door siya. Yung ating lalagyan naman sa loob, medyo malaki siya. Tapos may switch pa siya ng blower. So pwede mo itong gawing cooler. Okay, no? Sa ilalim ng ating center console, meron ditong power outlet at napakalaking compartment. Kasyang-kasya dito yung mga tablet nyo. Ang mga upuan natin, komportabling-komportable rin, saktong-sakto yung katawan ko. Meron siyang plain leather, meron siyang ventilated na leather, at meron siyang mga white stitchings. Electronic din ang adjustment nito, naaabante at nare-recline yung upuan. Dito sa second row seats, wala tayong ilaw sa gitna, pero merong ilaw magkabilang side. Meron din tayong mga handle magkabila at meron din siyang sabitan magkabila rin. Magkabilang upuan, meron din siyang pockets. Sa gitna, meron tayong dalawang aircon vents. Ang controls natin ng aircon, nasa ilalim lang ng vent. Pag nakapatay yung makina, parang wala. Pero pag nag-on na yung makina at aircon, nag-on din yung mga sulat dito. Automatic climate control din dito sa likod. Tapos sa pinaka-ilalim ng center console, meron siyang isang compartment at dalawang USB ports. Ang mga upuan naman natin, meron din siyang mga ISOFIX tethers at literal na tatlo talaga yung upuan dito sa second row seats.
Dito sa third row seats, dalawang respectable seats ang meron dito. Hindi ito basta-bastang bench. Meron pang dalawang cup holders dito, dalawang lalagyan ng cellphone, at sa likod niya, leather pa yung armrest natin. Tapos yung aircon vents naman natin, nandito siya sa tabi ng bintana. Ang seatbelt natin, dalawa din. Tignan naman natin sa trunk. Dito sa likod, meron naman siyang ilaw dito sa driver's side. Sa ilalim naman dito, andito yung mga tools natin. At sa ilalim naman itong mga tools na to, nasa ilalim, yun yung babaan ng spare tire. At ngayon, tapos na tayo sa exterior tsaka interior review. Test drive naman tayo. Let's go! Let's go na! Ayan na! Okay. Unang-una, paliku tayo. Malambot ang steering, pati yung suspension niya, okay ah. Ngayon, regular driving lang muna tayo ha. So, naka-normal tayo. Parang pigil eh. Parang pigil siya. Parang pigil siya sa normal driving. Teka. Okay, may blooper tayo. Simula-simula, hirap talaga ng high-tech yung kotse. Hindi ko pa alam eh. Tapos ginagamit na. Anyway, ganun pala. Kaya pala pigil yung andar ko kanina. Kasi meron pala tong speed limiter. Yung speed limiter, pag naset mo siya kunwari sa 100, hindi mo siya mapapaandar ng mas mabilis pa sa 100. So, kagaya kanina, nakita ko, nasa 30 lang yung speed limiter natin. Kaya hanggang 30, sabi ko, ba't ganun pigil? Okay pala to, no? Lalo na kung may mga anak kayong ano, ng mga baguhang driver, no? Pwede mong iset sa 100 or 110 para pagka nasa expressway ka, 100 lang yung andar mo. Okay. Pero na ano ako doon, ninervis ako, kala ko nasira. Yun lang pala, may speed limiter siya. Pero ngayon na, sobrang suwabe talaga ng andar niya, as in. At meron na naman kaming na-discover na bago. Hinahanap ko, kanina pa ako hanap ng pindutan ng gas. Yung pala, i-unlock mo lang yung pintuan, magbubukas na yung gas. Pag lock, automatic lock din. Grabe, sobrang lambot talaga ng ano ng steering wheel niya. Pasadong pasado sa taste ko. Tapos hindi siya yung ano, yung sobrang lambot na parang laruan, hindi. Yung may tamang-tamang feel lang na malambot. Yung manibela niya kasi ang sarap hawakan, yung leather niya. Premium leather na medyo malambot, hindi kagaya ng iba na parang binalot lang yung leather, yung steering wheel. Ito hindi, iba yung feel. Saucy leather. Wow! Ang laki din niya, pero kita niyo yon kasi may sisingit eh. So, binomba ko ng konti, pero maganda ang response. Yung throttle response niya, maganda. Kahit mabigat siya, tas maliit lang yung makina. Pero maganda yung throttle response niya. Mamaya, try natin dun banda kasi traffic eh. Naka-normal mode niya lang muna tayo ha. Mamaya na natin itatry yung eco mode at saka sports mode. So, na-excite tuloy ako. Ano kaya ang performance ng sport mode ng Okavango? Grabe, pasadong-pasado talaga yung suspension sa akin. Tapos yung shifting niya, wala. Akala mo CVT. Sa regular driving, ah, wala. Hindi mo mararamdaman yung shifting. Yan, pothole. Pero parang wala lang. In fairness, ang sarap i-drive nito. Sobrang komportable. Tapos ang luwag ng space niya. Oh. Ito, sobrang luwag ko. Ang luwag ng legroom, ang luwag ng headroom. Yung lapad ko, kasyang-kasya sa kanya. Tapos yung upuan, snug fit. Pero yung elbows ko, okay. Yung okay. Meron din siyang auto-hold function, kaya ngayon wala na akong tinatapakan. Sarap din ito sa traffic, komportable, malamig. Ang suwabe rin ng auto-hold function niya kasi naka-drive na ako ng may auto-hold function na pag ginas mo siya, parang merong wala, tapos bilang go, parang ganon. Eto, suwabe. Suwabe yung release niya ng auto-hold function niya. Hindi yung parang may lag na jerky, hindi. Parang suwabe lang, parang preno lang din yung ginamit mo. Tapos napakatahimik. Napakatahimik dito sa loob. Yung makina niya, wala, tahimik. Yung response niya sa totoo lang, ah, yung normal driving, mas mabilis siya ng konti sa regular na kotse. Yun yung response niya. Para sa akin, sakto na naman. Normal yun, ha? Pero itry ko nga ngayon yung eco mode. So yan, naka-eco mode na tayo. Yung instrument cluster natin naging blue. Tingnan naman natin yung response ngayon sa normal driving. Oh, so yun. Okay.
yung response ng throttle niya, hindi na siya kagaya nung kanina ng normal. Medyo mabagal ngayon yung response niya. Pero ito nga yung para kung gusto mong magtipid ng gasolina. Eh, libre naman yung gasolina natin ngayon. Doon tayo sa regular. Ayoko nung eco. Yung braking niya, sobrang suabe. As in, konting-konti yung tapak ng freno, hindi siya yung gumaganon-ganon. Talagang sobrang suabing-suabe ang braking. Ito yung mga sasakyan na yung presyo niya, mura, affordable siya. Pero pag ginamit mo na, akala mo luxury car yung gamit mo. Lahat suabe, yung may finesse lahat. As in, yung braking, yung steering, may finesse siya. Parang hindi mura. As in, parang luxury car yung datingan. Sa totoo lang, ngayon parang ang naririnig ko lang, hindi makina. Yung fan lang ng aircon ang naririnig ko. Siguro naka-hybrid to ngayon. Kasi low speed lang naman . Kaso hindi ko alam kung paanong malalaman kung hybrid yung gumagana o hindi. Anyway, feeling ko lang naman yun. Ang laking pothole na naman ng sinutang ko. Pero okay na okay. Ito malalim. Ay nako, pwede. So ngayon, tingnan natin yung response niya. Ready, set, go, normal. Grabe, para sa MPV, napakatuli na nito. Compared sa Geely Coolray, syempre yung Geely Coolray kasi napaptit ako dun . Pero ito, may ibibigay din, matulin. Iba talaga pag may turbo, malakas ang batak, matulin. Naka-normal ka pa nun. Naka-normal lang yun, naka-normal. Hindi, try mo mamaya sport. Mamaya, doon tayo banda, pag maluwag-luwag. Ayan, in-sport mode ko na, pero medyo traffic. Pero ramdam na ramdam mo yung difference sa response. Eto talaga, konting tapak mo lang, talagang, yun na, medyo gumaganon na yung ulo ko, gumaganon. Okay, eto na, sports mode. Try natin. Ready, set, go. Uy. Grabe, pwedeng-pwede talaga. Bumabaon yung ulo ko . Oo. Binalik ko na sa normal kasi sa totoo lang, satisfied na ako sa speed ng normal. Okay na siya, kayang-kaya nang mag-overtake. Pero yung sport mode, nag-improve pa. Pero syempre, kung kunwari pang araw-araw mo lang, tamang-tama na yung normal for normal driving. Pero syempre, hindi naman natin kailangan humataw ng humataw. Pero kung sakaling gusto mo talaga ng mahataw na sasakyan, pwede mong ilagay doon. Kaso sigurado rin ako, syempre, tataas din yung konsumo ng gasolina mo. Okay na ako sa trade-off nung normal kasi satisfied na ako doon. Off-road na itong dinadaanan natin . Pero komportable pa rin . Ngayon try naman natin yung manual mode. Go. Bali yung manual mode naman niya, kung gaano kasuwabe yung driving niya, ganon din kasuwabe yung shifting niya. Yun nga lang, merong konting-konting delay lang. Pagka naman nag-downshift ka, yung engine braking niya, medyo suwabe rin. So, hindi mo rin masyadong maramdaman yung engine braking niya. So, kaya kung ako magda-drive nito, hindi na ako magma-manual mode. Doon ako sa drive, sa sports mode. At feeling ko, mas magaling pang mag-shift yung DCT na to kaysa sa akin. So, yan, binalik ko na ulit sa drive kasi yun niya, siya na lang, mas magaling siya kaysa sa akin . At ngayon mga ka-tandem, ite-testing naman natin ang U-turn, ang turning radius. Let's see how big, kasi napaka-big na car. Let's try this. Isa, mga dalawa, no? So, sobrang konting-konti sa dalawa. Sobrang konting-konti. Hindi na masama, napakalaki nito . At ngayon, tapos na akong mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Okay, ako na! Let's go! Ito na! Aya, may climate control din ako sa likod. Okay, ang una nating itry ay ang reverse. Atras tayo. Oy, in fairness ha, malinaw ang 360 degree camera.
Yung 360 camera, parang kang nasa video game. Linaw. Sobrang linaw. Ang manibela niya malambot ah. Kumbaga meron siyang heft, pero hindi ano eh, hindi ganun katigas. Yung malambot pa rin eh, papuntang malambot pa rin. Dito naman sa likod ang napansin ko, yung upuan, ang ganda na ng pagka-recline niya, pero wala siyang adjustment. So fixed na siya ng ganito, pero in fairness naman, okay na nga yung pagka-recline niya. So ngayon, naka-normal mode tayo. Matulin na. Matulin. Konting tapak mo, 60 na. Okay, makaka-overtake ka nga dito. May power agad. Normal mode pa lang to, ah. Ang braking, oh, swabe din, oh. Hindi siya bigla. Hindi bigla yung pag-brake mo. Maganda yung progression. Tsaka malambot na pakan yung mga pedal. Dito sa likod naman, nung inabante ni Elaine yung upuan niya, grabe, sobrang luwag ng legroom ko. As in, naka-straight yung paa ko hanggang dun sa ilalim ng driver's seat. Nung ikaw nga yung nandito sa harapan kanina, maluwag na ako dyan kasi sobrang luwag, naka-stretch yung paa ko. Ang ganda nung ano talaga yung pakiramdam ng suspension niya. At saka yung visibility niya, maganda din, kita ko lahat. 5'4 ako, pero kita ko yung harapan ng sasakyan. Yung radyo naman niya, okay lang. Okay naman sa akin. Feeling ko maganda yan pagka naka-iPad ka, iba eh. Oo. Yan kasi radyo lang eh, FM. Tingnan natin yung busina. Okay, maganda rin yung busina. Hindi siya masyadong mahirap tansyahin kasi kahit na mas malaki siya compared dun sa mga ibang MPV dyan, madali lang siya tansyahin actually kasi kita mo naman lahat. Tsaka yung tulong na lang din ng 360 degree camera, malaki. Lalo na nang umaatras, no? Oo. Siyempre kasi mahaba to eh, so tatansyahin mo talaga. Dahil sa may 360 degree camera ka, kita mo lahat. Try natin ang U-turn. Okay. Mga hindi ko pa kinuha yun. Sobra eh. Sa dalawa. Sobra sa dalawa. So okay lang naman kasi mahaba tong sasakyan na to. So yun nga, kailangan mag-adjust ka nga lang ng konti pagka mag-u-turn ka. Medyo kakabig ka para sumut ka. Anong transmission ito? 7-speed wet DCT. Ba't ganon? Wala! Wala akong nararamdaman. Okay, try naman natin ang Eco Mode. Kulay blue na yung instrument cluster natin para malaman nyo na Eco Mode siya. Pag dilaw, normal mode. Yun, hindi masyadong ganun ka-ready yung makina pagka Eco Mode kasi nga, nagtitipid. Kumbaga, hindi siya, yung feeling na hindi siya ready umarangkada. Pero kung mga, kunyari, may pupuntahan ka lang, di ka naman nagmamadali, gusto mo lang din naman ng mga easy driving, eh, pwedeng-pwede na to. Tapos, itry naman natin ang sport. Yun! Yan, no? Agad-agad, power! Mapapaganon yung ulo mo, eh. Ito yung magandang ano, eh, no? Kasi 7-seater siya. Tapos, may power. Tapos, komportable. Oo, komportable. At social na social ang loob. Naka-leather ka pa, sang ka pa. At maluwag. Maluwag! At mataas, hindi siya mababa, di ba? Kumbaga pwede ka rin sa may konting baha, matataas na humps, maganda pa suspension, malambot ang steering, suwabe nga, suwabing-suwabe. Smooth na smooth, ito yung smooth sailing, smooth driving. Mamaya ihataw mo ng konti yung sports mode. Tsaka maganda na iniba-iba nila ng kulay kasi syempre minsan hahanapin mo pa sa instrument cluster yung anong mode ka na ba. Ito kasi makita mo, ay red, sport. Pag dilaw, normal. Pagka blue, eco. Buti na lang red nila, sport. Kasi syempre ready, red, ready ka na. Pang matulinan, ganun. O diba? What? Bumabaon ako dito sa upuan eh. Ako nga rin eh, tinigas ako yung likod ko kasi ko, wah! Easy pa lang yun ha? Oo, isang tapak pa lang yun ang ano. Medyo mal, pero hindi, nakakaano siya. Nakakakaba rin yung bilis niya. Seryoso. So, diba? Imaginin mo, MPV, pero ganyan yung excitement na ibibigay sa'yo. Saan ka makakita ng ganyan? Sa presyo na MPV lang. Mukhang SUV. Ewan ko na lang, ano pa ba hahanapin mo? Ay, hindi, isa na lang. Siguro kung hindi mo type yung itsura niya, kasi
Siyempre, hindi lahat ng tao pare-pareho ang taste eh, kasi ako nagandahan. Pero ewan ko yung iba, baka hindi nila type yung itsura, so baka doon lang tayo magkatalo. Sa akin, maganda eh. So, di pares tayo. Walang problema sa amin. So, Han! Han! Atay-tay dyan. Han, baka naman. 3, 2, 1, go! Sagad! Seryoso? What? Warp speed! Literal, yung tingin ko, yung ano na, yung mabilis siya na nagsaslow motion na yung paligid. Oo. Yung napapatutok na lang yung mata mo sa isang lugar, ganun. Mas matulin pa rin yung ano ah, yung cool ray. Oo. Pero matulin to. Oo, iba naman yung cool ray eh. Kasi mas maliit naman yun. Oo, oo, oo. Yay! Seryoso, yung mararamdaman mo rin yung kamay mo, yung daliri mo na kailangan mo kumapit sa manibela kasi parang gumaganon din. Ang sarap ng sport mode. Pero syempre, kung nagtitipid ka, huwag mo lagi i-sport, pero masaya siya. Normal mode, oo, pwedeng-pwede na. May saya na rin yung normal mode. Pero kung gusto mo ng ekstrang saya, gusto mo ng ekstrang tulin talaga, e-sport mode mo na. O, balik na natin sa normal kasi masyado na ako natutuwa. Yung cool ray, siya yung may ano, diba? Yung merong auto parking. Pero ano, sa akin kasi, parang okay lang na wala siyang auto parking. Hindi ko naman masyadong hinahanap kasi masaya na rin siya gamitin as is. Cool naman talaga na merong kunyari auto parking feature yung sasakyan mo. Kasi syempre, pwede mo ipagmayabang yun. Pero hindi naman siya necessary kasi kung marunong ka naman talaga mag-drive, syempre, dapat marunong ka rin magparada. Dalawa ang variants ng Geely Okavango. Ang Comfort ay nagkakalaga ng 1,208,000 pesos. Ang ni-review naman namin ay ang Urban na nagkakahalaga ng 1,328,000 pesos. Para sa safety and security features, meron itong anti-lock braking system with electronic brake force distribution, driver's and passenger's airbag, side airbag, curtain airbag, rear parking sensor, 360-degree view camera, hill descent control, hill start assist, immobilizer, at tire pressure monitor. At dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Una ka na! Ay, sige, unang-una na ako. Napansin ko lang kasi, yung second row seats kasi niya, hindi siya nare-recline. Pero, maganda naman yung pagkaka-recline niya ng stock. Pero kung gusto mo pa siyang i-recline, wala kang magagawa. Hanggang ganun na yun. Yung shifter nga pala niya, kailangan mo rin muna siyang aralin bago mo paandarin yung sasakyan. Hindi siya kagaya ng ibang shifter na pag sinagad mo pataas, park na siya. Yung park nito, pipindutin mo yung P sa ibabaw. Napansin ko rin dito, yung sequential niya pagka nag-manual ka dito, hindi siya kasing suwabe nung pagka naka-sports mode ka. Kaya kung kunwari, gusto mong i-extract yung power nitong sasakyan na to, mas feel ko siya pag naka-sports mode na lang kesa pag ako pa yung magmamanual. Sumunod naman, high-tech na high-tech yung itsura ng infotainment system niya. Kaso, wala siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay. Meron lang siyang QD Link at Bluetooth. Pero makukonnect mo pa rin naman yung cellphone mo dyan. Usable pa rin. Oh, sa good naman tayo ngayon. Ikaw na. Okay. Unang-una, ang steering. Pasok na pasok sa banga. Dahil gusto ko yung malambot, ito, malambot. Perfect for me. Pinaka nagustuhan ko naman dito yung engine power niya. 1.5 liter turbocharged to na gasolina. Pero hataw yung hatak niya. Grabe, napapaganon ka na lang. Low displacement pero high power. Ang galing talaga ng turbo. Next na nagustuhan ko dito yung instrument cluster niya. 12.3 inches na screen. So high-tech na high-tech. Sinabayan pa ng infotainment system na 10.25 inches. So pagtingin mo pa lang dito sa dashboard mo, uy, may dating. Dual climate control dito sa unahan at iba pa yung climate control sa likod. Kaya pwedeng-pwede kung gusto niya ng malamig at gusto ko ng hindi masyadong malamig, abay bagay na bagay sa amin to. Type na type ko. So, magkahiwalay kami ng climate.
isang nagustuhan ko dito, no, na dito ko lang nakita yon, meron siyang speed limiter. So kung anong speed na gusto mong ilimit siya, kunwari may driver ka o anak mo yung nagmamaneho, gusto mo 100 kilometers per hour lang yung maximum, pwede mong iset. Kaya lang yun, hindi ko kasi alam kanina, kaya naiset ko ng 30, kaya pigil yung andar ko hanggang 30. Pero alam ko na, may pinipindot lang pala. Hindi ka matitikitan dito. Oo, pag sinet mo 100, 100. Iba pa to sa cruise control ha, iba pa yung speed limiter, iba pa yung cruise control. Yung cruise control kasi, na-adjust yung speed mo, kunwari 100 kilometers per hour, mapapako ka sa 100. Ito naman, pag ginagamit mo, tapos sinet mo sa speed limiter, kunwari ng 100 kilometers per hour, kahit anong gas mo, talagang malilimit ka sa 100 kilometers per hour. Hindi na siya mag-go-go beyond. Nagustuhan ko rin dito yung mga upuan sa second row seat kasi individual siya, tigi-tigisa kayo ng upuan, ng sandalan, ng ulo. At saka bolstered each yon. Hindi ka na mahihirapan na yung gitna medyo mas maumbo kaysa doon sa mga nasa gilid. Ito, suwak na suwak ang pagkakaupo mo sa gilid man o sa gitna. Gusto ko rin yung transmission niya kasi swabing-swabi siyang umandar. Hindi siya jerky, wala, parang CVT. Less yung lag sa simula kasi ito malakas ka agad eh. Gusto ko rin yung looks niya na mukhang SUV kahit MPV na 7-seater to. Ayos na ayos, nakakagoyo. Last na good naman dito, 1.328 ang presyo nito. Pero 7 seats ka, napakaluwag. Tapos meron ka pang mild hybrid system. So wala ka nang masabi sa presyo niya, high-tech na high-tech siya. Idagdag ko pa dito, ang laki pa ng discount nila ngayon sa Geely. Parang 90,000 pesos yata. Ngayon, for more information doon, i-click nyo lang yung link na nasa description sa baba. Ang verdict ko dito, kung kailangan mo ng affordable na sasakyan na 7-seater at hindi mabagal at mukhang high-tech, luxurious at worth every penny mo ang interior at exterior, ito na ang kailangan mong bilhin na sasakyan. Agree naman ako sa lahat ng sinabi ni Elaine. Idadagdag ko lang na para maalaman nyo talaga kung ano ang performance ng sasakyan nito, mag-test drive kayo. Sigurado ko, pag test drive nyo, ang smile nyo aabot sa tenga nyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan po ulit kayo sa video namin o next video na! Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la.